Ayan, hinga, hinga. Okay na, so natapos na ako. Pwede na ako mag-joke. Hello mga kadiggers! What's up, what's up, what's up? It's me again, Princess. So today, ang magiging topic natin ay para sa mga beginners na gusto mag-invest sa gold jewelry, sa mga talagang wala pang idea, para at least mabigyan ko kayo ng checklist kung ano nga ba ang mga dapat niyong tandaan before kayo bumili ng mga alahas or gold. Okay, so eto, ilista niyo na. Mag-start na tayo! Alam naman natin lahat mga kadiggers ko ang alas hindi siya talaga birong halaga, 'di ba? Wala kang mabibiling piso, 20, 100, kung hindi libo. Daang libo, milyon. Ganun yung presyo ng gold, 'di ba? Kaya mas maganda mga kadiggers ko, unang-una sa lahat, unang-una sa listahan, kailangan meron kang trusted seller. Kung physical store ang pinag-uusapan natin, kailangan yan mga kadiggers ha, kailangan alam na alam mo na reputable yung company, matagal na dun sa pag-aalahas, alam na alam mo rin na honest sila. Pag sinabing 18 karat, dapat 18 karat yon. Pag 21 karat, 21 karat. Pag 24 karat, dapat 24 karat. So maghanap kayo ng honest and trusted na seller. Physical shop. Okay? So kadalasan yan pag matagal na talaga sa market, hindi naman yan, yun ang kadalasan na talagang honest. Kasi hindi naman sila magtatagal kung, alam mo yun, kung gumagawa sila ng kalokohan. So yun ang aking opinion ha. Ang mga nagbebenta po ng alas, importante dyan ang honesty. Kasi kung wala, mawawalan sila ng customer. Okay? Kasi mahal yan eh. Mahal yan na item, hindi birong halaga. Kaya kailangan talaga trusted yung seller. Kung online seller naman, magawin naman tayo sa online seller ha. Kasi talagang naglipa na ngayon yung mga online sellers. Kasi convenient eh. Ganun talaga, papunta na talaga doon. Na ang pinapakita lang pag online seller is puro mga pictures. So paano mo malalaman kung talagang legitimate yung online seller? Magbe-base kayo sa rating, sa feedback, proof of transaction, ganyan. Kung happy ba yung customer dun sa mga nabili nila sa seller. Di ba, makikita nyo naman yan. Sa Facebook, meron ng rating. Di ba? Kung 5 ratings, 5.0, 4.9, 4.8, ibig sabihin nun, maayos yung seller. Di ba? So yun, dun kayo mag-base. So number 2, kailangan alam nyo rin yung cost per gram or yung price per gram. Kasi maraming mga sellers ngayon na talagang nagbebenta sila per gram. Ako, kadalasan nakikita lang ako per piece pag may mga diamonds o kaya naman mga nagbebenta sa mall na mga seller. Yun, karaniwan yun talaga per item sila or per piece. Pero sa kadalasan to sa mga sellers, siguro mga 98% or 97%, mga ganyan, 95%, pababa ng pababa, 95%, ayan. Karaniwan yan, puro mga per gram. May mga alam din ako ng mga shops na talagang per gram din yung bentahan at hindi siya per item. Yan, kailangan alamin nyo kung magkano yung per gram nila. Kasi alam nyo, dun magbe-base kung talagang sa swak, dun sa budget nyo, yung cost nila per gram. Dito kasi walang making charge, no? I don't know why. Doon lang sa ano, sa ibang bansa. Dito wala sa atin. So, kumbaga parang ano na siya, total na siya. Total na, yung tax din nandun na. So, sasabihin na lang sa'yo kung magkano. So, para at least hindi ka na rin mag-isip kung magkano yung making charge, magkano yung tax. Kumbaga, yun na yun. Total na yun, yung price per gram niya. So, pangatlo naman tayo. Ang pangatlo naman, kailangan alam nyo din yung level of purity. Ibig sabihin yung pagka-pure ng gold. Yung 24 karat, mga kadiggers, 24 karat is 99.9%. Ibig sabihin yan yung malambot, purong-puro na gold. Dito sa Philippines, mga kadiggers, karaniwang nakikita ko 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat. 22 karat kasi may mga Chinese eh. Chinese na gold. Tapos tsaka 24 karat. So, ito yung level of purity ng gold na kailangan nyo tandaan, ha? Unang-una, 14 karat, 583 yun, minsan nakalagay. So, ibig sabihin, 58.3% ang gold content and then yung the rest is alloy na. And then, 18 karat, 75% gold content and then the rest, alloy na. Alloy, okay, or other metals.
Tapos 24 karat or 99.9%, yan ang tinatawag na pure gold, mga ka-digger. And then yung number 4, yung weight or yung bigat ng item. Okay? Kasi pag tinanong mo kung magkano yung price per gram, sasabihin sa'yo, eto yung weight. At least kahit papano, alam mo nang pag-compute. So, paano bang computation? Tuturo ko sa inyo, ha? So, eto. Ayan. So, eto. Eto yung sample picture. Ayan, kung makikita nyo, merong SA. Kasi maraming, ano eh, maraming classification ng gold or origin ng gold. Pag sinabing SA minsan, SA, SD, yan ang tinatawag na Saudi. Saudi gold. Tapos yung 18K, yan yung tinatawag na 18 karat or purity ng gold. Yung VSPL, mga ka-diggers ko, yan yung classification ng gold. So, makikita nyo yan pag nagtanong kayo, magkanong per gram nyo? Ayan, isesend sa'yo yan ni seller, for example, Saudi. Tapos nakalagay, ordinary, o kaya naman, SPL, SPL is for special, VSPL is for very special, and then, iba pa yung price ng double VVSPL, VVVSPL, so ganon, okay? So maraming classification, yung gold, yung gold. So ayan, at least kahit papano may idea kayo kung papano siya. And then 16 yung nakalagay kasi necklace to, so 16 inches. Tapos yung 2.1G na nakalagay is grams yun. Ibig sabihin yun yung timbang. So paano ba mag-compute? Okay? So ganito, sinabi ni seller, for example, 2,500 daw ang kanyang per gram sa Saudi gold na 18 karat na VSPL na very special. So ang gagawin mo lang doon, kukunin mo yung price ng per gram nila, for example, 2,500 multiply by 2.1 grams equals yun na yung total. So, mag-sample naman tayo ng iba pa. Ito naman, Japan Gold. Okay, so, K18 or 18 karat yun. JP or Japan. Minsan, JA nakalagay. Minsan, kompleto, Japan. Minsan, JP, katulad na to. VSPL, another classification yun ng gold. So, tanong nyo na lang kung magkano yung per gram ng Japan. Tapos, size 8 kasi ring to. So, may size. And then, 13.03 grams. So, yun yung kanyang weight. Okay? So, paano mag-compute? Ganun lang din. Multiply. Imu-multiply nyo lang dun sa price per gram yung weight ng item. So, ayun na. Makukuha nyo na agad. Okay? So, nakakita na kayong trusted seller. Alam nyo na rin yung price per gram niya. Tapos, yung purity ng gold. Alam nyo na rin. Tapos, yung weight. Yung pinaka-last, mga ka-diggers ko, is yung assurance. Assurance is, for example, bumili ka ng ring, okay, pang-gift mo. Tapos, hindi kasha doon sa pinagbigyan mo. So, meron ka bang assurance? Meron ka bang parang return? Pwede i-return yung item? For example nga, nagkaroon ng problema sa sizing. Karaniwan naman yan talaga sa ano lang, sa size, o kaya naman sa maling timbang na naibigay sa'yo, o kaya naman hindi mo rin masabi 18 karat yung hinahanap mo, binigay sa'yo 14 karat, hindi mo napansin. So kumbaga, yung mga instances na ganun, ano yung assurance mo? Meron bang money back guarantee? Pwede bang return yung item? For example, nagkaroon ng problema, o kaya naman change ng item. So ayun, dapat kahit papano familiar din kayo dun sa policy ni seller, ha? Kasi importante yon. Siyempre, medyo mamahali na bagay. So, might as well, tanungin nyo si seller kung meron siyang return. Okay? Return o kaya naman exchange ng item. So, ayun, mga ganun ha, mga ganun instances. Yung assurance ba na para kahit papano kampante ka? So, ayun ha? So, ayun. Okay? So, isa-isahin natin ngayon, mga ka-diggers ko. Number one, kailangan nyo ng trusted seller. Number two, kailangan alam nyo yung price per gram. Pero kung ano ha, pero kung per piece, wala na kayong dapat computen kasi computed na yan. Number three, purity ng gold, yung 14 karat, 18 karat,
21 karat, 22 karat, 24 karat, kung ano yung preferred nyo doon. At least familiar kayo kung ano yung level of purity ng gold na hinahanap nyo. Number 4, yung weight ng item, kasi importante yon para at least mas madali sa inyong makompute at masakto dun sa budget nyo, ha? And then number 5 is yung assurance nyo ba? For example, nagkaroon ng problema sa item na hindi ine-expect. Ano yung assurance nyo? Pwede bang i-return yung item? Money back guarantee ba? So ayun, kailangan yung itanong yung mga bagay-bagay na yun, ha? Ayan, at least kahit papano malinaw. At tapos na ang ating vlog today. Tumawa ako mga ka-diggers para mapansin nyo na naman yung collarbone ko. Kasi alam nyo naman, yan ang aking pinagmamalaki, yung mga buto ko lang. Bukod sa aking pisngi na malapad. Hindi talaga ako masyadong ano mga ka-diggers, hindi ako masyadong sanay pag stiff. Talagang medyo kailangan talaga may sabihin ako lagi na punchline kasi parang bubula yung bibig ko anytime. pag nagtuturo ako ng mga do's and don'ts, kailangan talaga medyo serious kasi baka mamaya hindi niyo i-follow. Kaya alam niyo. Ayan, hinga-hinga. Okay na, so natapos na ako. Pwede na ako mag-joke. Ayan, tapos kung meron kayong mga questions mga ka-diggers, follow my Facebook page na Princess Mendoza Vlogs at ang aking Instagram account na says my name, that's CESSS my name, okay? So ayan, medyo matagal ako mag-reply kasi minsan natatabunan mga ka-diggers, pero huwag kayong mag-alala, magre-reply po ako, ha? Kumbaga ano lang kayo, baon lang ng pasensya. Thank you so much! I love you so much mga ka-diggers. 20,000 na tayo. I love you, love you. I love you so much mga ka-diggers. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye! At saka dapat pala pogi yung nagtitinda o kaya maganda. Ay, hindi kasama yun, hindi kasama yun.